gamit namin. So nilay ko na siya sa floor para it's easy for me na ano, ipakita sa inyo kasi kanina nakatambak lang siya dyan sa corner kasi that nilabas ko na talaga lahat para alam ko yung mga dadalhin ko at yung mga hindi or mga may kulang pa. So ito actually lahat to, ito yung pinaka most important na kailangan meron kapag nag-camping ka. So, ito na nga. Unang-una, syempre, hindi mawawala yung tent. Ito yung tent namin. Ayan. Bago Catalina. So, ayan yung tent. Ito yung owning niya. Ayan. Ito sa ibabaw. Ayan yung owning niya. Tapos, ito yung mga bed. Single. Tapos ito yung kettle niya. Tapos yung air pump niya nandun pa sa labas para sa bed. So, air bed siya. So, tatlo siya. Just in case. Tapos ito yung aming single burner na lutuan. Portable. Ito yung aming carpet. Yan yung aming carpet para dun sa likod ng tent. And then, meron din akong ginagamit na itong mga insulation para sa ilalim ng ano namin, ng pag naitayo na yung tent sa loob. So, bago ko i-actually ilagay yung bed, nilalagyan ko siya ng insulation para hindi masyadong malamig, lalo na sa mga kids. And then, ito. Yung mga stool to. Stool, upuan, and then compact table para pag nakaupo ka lang sa floor, and then ground sheet para sa yan, dalawa yan, ground sheet para dun sa, ano, sa ground. So, importante guys, meron kayong ground sheet na ilalagay first before nyo iset up yung tent para ano yun, safety rin siya sa mga para hindi mabutasan yung tent ninyo or ano ng mga stone, yung mga ganun. So, yun yung mga importanteng nalagay ito sa ilalim before na at least masi-setup nyo rin, makikita nyo rin kung saan yung location or anong side, anong position yung gusto nyong gawin doon sa tent. So, ito yung mga aming, camping chair. So, ayan. Actually, apat yung nandito. Meron pang dalawa doon sa sasakyan. So, naiwan na namin yung iba sa sasakyan sa likod. So, ayan. Meron kami sa kids. Meron kami tatlo for kids and three big adults. And then, meron din kami beach shelter. Para kung magbe-beach kami para hindi kami masyado mainitan. Lalo na pag with your kids, importante yung mga mommies, daddies. So, ayan. Tsaka ito yung ayan nga, kung magbe-beach ka or sa grass or kung saan ka pupunta. So, very, very useful pag may mga picnic rug ka, ganyan. Tapos, ito yung lamp namin. Sa loob, sinasabit lang namin sa loob ng tent para medyo may ilaw naman kami. So, ayan yung ginagamit namin. Ayan. Ayan. Diba, ganda. So, ito yung extension na gagamitin namin. So, every time na magka-camping kami, nagbubuka ko lagi doon sa may electric hookup. Kasi, yung youngest ko, nagme-milk pa. Tsaka yung ano ko, yung mga, yung dalawa ko namang, yung dalawa naman yung kuya is nagme-milk na siya. So, mas serious. So, nagdadala rin kami ng portable fridge. So, ayan, sinasaksak namin siya doon. So, ayan, may extension din kami dala. So, another is, ito, compact stand. Ayan. So, ito yung stand. Hindi ko siya ma-open kasi mahirap na ibalik. So, yung sa ibabaw, ayan naman yung picture. So, ito sa ibabaw, pwede mo dyan ilagay yung cooker mo, yung stove, and then ito, cabinet to. Tapos, dyan mo pwede ilalagay yung mga utensils mo or anything na gagamitin mo for cooking. And then, ito,
itong white na yan, yun yung pinaka dining table namin na gagamitin. So, yan. Tapos, meron pa kami dito. Ayan yung item. Feeling homey pa rin. Tapos ito, ayan. Meron kami dito windbreaker. So, maganda itong ginagamit sa beach or sa campsite. Para at least may privacy ka at the same time. Tapos, ayan. Ito yung aming mga kasirola. Mga yan, mga frying pan na gagamitin pagluto. Akin kasi electric skillet na siya yung dala ko. Ayan. Electric siya, so ipa-plugin ko na lang kasi meron naman ako normal na ano, na portable gas stove. So yun, butane siya. Tapos ito isang electric. So para kasi dalawa yung gumagana para hindi kami natatagal ng minuto. So ayan. So sa ilalim na to, nandyan yung mga towels, kumot, at ano, mga beddings na gagamitin dun sa airbag. So ayan. Guys, pag ano, kasi bukas na nga kami alis. So, ayan, actually, na-ready ko na nga lahat. So, ito yung food. Ayan, mga bread na kailangan namin. And then, mga, andyan yung mga toy and everything. Tapos, andito naman is the same. Pero, mas marami to. So, nandito yung mga, ito mga dry foods na nilagay ko lang sa, ayan, isa pa pala, hindi ko pa pala na-mention. Syempre, pag naglo-long drive kayo, para ma-entertain ng mga kids nyo, advice ko is, kung wala namang iPad, eto, magandang dalhin to para ikabit sa car nyo. Yung mga DVD, di ba? Mga DVD player, ganyan. Tapos kahit CD lang siya. So, very ano siya, at least para na-entertain sila or para hindi sila ano, na nabuboard sa ano, sa travel. Pero yung iba naman kasi, di ba may mga kids na nasusuka habang nanonood ng TV, gano'n. So, pag mga gano'n yung kids, pwede naman, pero wag mo lang silang patagaling manood kasi nga talaga masusuka sila sa traveling. Di ba may mga, ano nga sila, may mga, tawag dito yung tawag nilang sickness pag nag-move yung car, mga gano'n. So, ayun. So, yun lang guys, ang share ko. Update kayo sa mga susunod naming video.